Hey, good morning guys. Ito na naman yung ating project ngayon. Troubleshooting na naman. Hindi na nagsasawa yung amplifier sa atin. Isang concert. AB502A. Yan. Ngayon ah. Pang video okay. So, yung reklamo nito, minsan meron yung kabilang channel, minsan wala. Pero yung isa, steady. Yung kabila, nawawala. Yung right channel. So, hanapin natin yung trouble kung saan. So, syempre, bago natin buksan, huwag muna kalimutang mag-subscribe sa JamTech, sa ating YouTube channel, at i-share at i-like. Siyempre, kalabitin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga tutorial. Okay? How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face and the back like I'm taking a slap. I need a drink, please. So, bago natin buksan, siyempre, tingnan natin kung alin talaga yung may trouble. So, unang-unang gagawin nyo, kapag kayo'y nagtutroubleshoot ng amplifier, siyempre, information sa mayari, kung tumutunog yung kabila o wala yung kabila, siyempre, pwede nating isaksak sa AC outlet yan. Okay? So, pag ganyan ang resulta ng interview sa mayari, pwede natin lagyan ng speaker. Okay? So, dito tayo sa... Kasi ang sabi niya, right channel, dito muna tayo sa left. Sa may audio. Yan, focus mo. And then, maglalagay tayo ng RCA, stereo. Dito naman sa input ng DVD. Yan. Yan. At iset natin yung selector switch, harapan, sa DVD. Okay. Maglalagay tayo ng volume, mga number 3. Audio test tayo ha, hahawakan natin yung positive ng RCA. Okay, power on. Go. Nag-relay ng, nag-release ng kanyang relay. So, talagang medyo mahirap to hanapin kasi yung ibang amplifier, pag may trouble siya, hindi siya mag-release ang relay. So, itong trouble na to, may relay siya, nag-release. Ibig sabihin, tutunog talaga yung kabila. Okay. So, dahil isang speaker yung ginamit natin, ayan o, ililipat natin. So, ibig sabihin yung left, mayroong tunog. Ayan. Okay. So, pareha siya, stereo yung input niya ha. Lilipat natin yung speaker dito sa right channel. Okay. Lipat natin. Okay, ito yung right, yung white. Ito meron yan, ito wala. Wala siya. Yung sa baba na input. Okay. So yun ang problema niya. So, buksan natin para malaman natin kung saan yung problema. So, sa pag-ayos ha, bago nyo buksan, power off, unplug. Okay? So, kahit di natanggalin yung speaker, pwede. Uyan, uyan. So, ituturo ko sa inyo yung technique kung paano hahanapin yung trouble. So, dito sa input ng main amplifier, kung makikita nyo, ayan, makipokus dito. Itong wire na to, ito yung pinaka-output ng tone control. Ito, papasok dito sa main amplifier. Ayan o. Tanggalin natin. Ayan o. Ito yung pinaka main output nitong front panel na to, yung preamp, yung microphone, bus and treble, master volume, ito yung output papasok dito sa main amplifier. Ayan. So, ito ha, tatandaan nito. Ngayon,
Lalagyan natin ng speaker yung speaker terminal. Lalagyan natin ng speaker. So, dito ulit tayo sa okay, dito sa left channel. So, ituturo ko sa inyo kung paano ito troubleshoot at magkakaroon tayo ng signal injection gamit yung kamay. Okay? So, isaksak natin. Power on. Hintayin natin mag-release ang relay. Yun, mag-release na. And then, kahit huwag nyo lang i-volume kasi tanggal na nga to yung main output. Kahit huwag na kayong mag-volume. Nasa main amplifier tayo. So, dapat makikita nila. Kung makikita nyo, meron siyang input capacitor. Ayan o. Oh. Left and right siya. Ayan. So, hahawakan nyo lang yung dulo ng capacitor. Ah, magkakaroon siya ng audio. Pag buo yung audio, ibig sabihin okay yung kanyang amplifier. Pero pag basag, may problema talaga. So, ito na. Hawakan natin. Dapat makita nyo. Ayan, yung capacitor na yun. Focus mo. Nakikita ba yung capacitor? Nakikita sa camera. Ayan. So, kahit dito, hawakan mo yung screwdriver. Mag-audio yan. Kabila. Diba? Kahit kamay, pwede. Ibig sabihin, buo yung tunog niya. Ilipat natin dito sa right channel. Yung sinasabi nilang walang tunog. Kapag nakadirekta, meron siyang tunog na konti, pero basag. Lipat natin. Ayan, lipat na. Right channel. Ayan na. And then, kakapain natin yung, kahit ito pwede. Pakinggan nyo yung pagkakaiba ng dalawa. Hindi buo yung kanyang audio. Basag. Okay. So, babaklasin natin. So, power off and unplug. Okay. So, kalasin natin ha. Makikita nyo, ito lang yung pinaka main board nya, main amplifier nya, yung maliit na yan. Yan, left and right na yan. Ito yung input na capacitor, left and right, and ito yung pinaka differential nya, and ito yung pinaka booster, main output transistor. Yan, yan. So, ito buo to, itong channel na to, and ito naman yung pagaling dito, papunta dito, yun ang may trouble. Yan ang may trouble. So, okay. So, dito natin hahanapin yung problema. Okay? Papainitin muna natin yung ating soldering iron.
So, tinanggal natin yung isang transistor. 5551. 5551. Bukati natin sa times 10. Times 10 kilo ohms para malaman natin yung leakage. Leak. So ito, kung makikita nyo, masyadong mataas yung reading sa tester. Okay. So makikita nyo sa tester. Ayan, medyo mataas. Ayan. Mataas yung reverse ng base emitter. Okay. And base collector, okay naman. So, testing natin ha. Audio test tayo kung buo na yung kanyang audio. So, pag nag-test kayo, pag nagsaksak kayo, tingnan nyo yung pyesa. Baka may lumikit dito sa chassis. Yun. So, since ito yung input capacitor, na. So dito sa kabila, tingnan natin kung pareho. Yung left channel, okay yan. Ayun, pareho. Subukan natin ng ano. So, para sa information po ng mga nanonood, ito'y 3 weeks pa lang po na dineliver yung video, okay. Pag uminit, medyo pangit na yung tunog. Kasi po, yung mga bagong concert ngayon, tingnan nyo yung heatsink. Sobrang nipis. So, ang gagawin natin dito, papatungan natin ang ibang heatsink. Sobrang nipis, oh. Kaya hindi obra sa apat na speaker na 15 inches. So, ito yung mga gawa ng ano, China. Gusto nila yung madaling masira para bumili uli ng panibago. So ibabalik na natin yung input. Ayan o. Ibabalik na natin to. Dito sa input. Output siya ng main tone control. Dumaan siya sa main master volume. Okay.
So, audio check. Dito muna tayo sa may sira. Yung kaninang sira. Right channel. Yan, right. And maglalagay tayo ng RCA. Ayan. Stereo. Dito tayo sa DVD. Hahawakan lang natin to para malaman natin kung buo na yung tula. Power on. Ayun. Volume. Yan. Yung red ang nasa right. Red. Volume. Wala. Wala pa rin. So, wala pa rin ha. Ulitin natin ha. Tatanggalin yung input. Okay. Power on. Maglalagay tayo ng signal injection. Buo. Pero pagdating dito, wala. So, kakabit natin ulit. Wala siya. Ibig sabihin, mayroon trouble yung ano pa, dito pa. Kanina, basag. Yan. Nung binalik natin, walang audio. So, may problema pa dito. Wala. Okay. Kapain natin dito sa volume. Wala. Input. Ayan, ito guys, kailangan tanggalin yung front panel niya kasi may trouble pa siya dito sa tone control. Okay, so kung makikita nyo, nakasaksak na siya, power on, wala pa rin dito ng audio. Okay, so unlike dito kapag ginamit natin yung okay, ayan, dito sa right channel, left channel. Okay, so ilagay natin like dito kapag ito yung ginamit natin. Okay, hawakan mo lang dito. Ayan, meron na yan dito, meron yan. Ayan, dito meron. So kung ibabalik natin dito, so walang audio. Okay, kahit anong gawin mo dito, wala yan. Dito wala. Wala dito. So, ibig sabihin, nandun ba sa ilalim? Sa bus entry ball. Yung preamp na 458. 4558. Sa preamp yun. So, ayan. So, tatanggalin natin yung front panel. Power off muna natin. Ito. Itong mukha na to. Tanggalin natin. So dito na lang tayo magtatanggal sa ano, para hindi na tayo mahirapan. Dito na lang, baka pwede.
dito ka. A few moments later. So dito tayo kukuha ng ano. Mahirap daw sila. So ito guys yung ano, pinaka main master volume, selector, USB tape and tuner CD, loudness and S bus. Ito yung selector ng A and B. Okay. So dito walang problema dito. So gagawin natin dito, tanggalin natin yung ito para malaman natin kung mayroong audio dito sa tone control, yung bass mid treble balance. Tanggalin natin to, ayan. Okay, so mag-i-inject tayo ng signal na mayroon. So pag nag-audio yan, ibig sabihin okay yung tone control. Dito tayo sa master volume dahil meron siyang preamp. Ayan o, 4, 5, 5, 8. Ayan. Okay, so saksak natin. Ayan, yun, nag-on. So dito hahawakan natin to. Kung merong audio, itong gamit natin yung tweezer, isa-isay natin to. Ayun, ibig sabihin buo yung preamp ng tone control. So nandito yung trouble nya. Power off, balik natin. Okay. Nahulog na. Power on. Inject ulit tayo ng signal. Punta dito. Oop, nawala. Trace natin. Nawala. Dito pangalawa. Okay. And dito volume. Input papasok dito sa 3 amp.
mahina. Dito. So, maglalagay tayo ng ano, player. Thank you.
So, tatanggalin natin yung master volume at i-tester natin. Kasi minsan mayroon baka naglulo ko yung master volume. Ito yung mga trouble na medyo mahirap i-trace. Kasi minsan meron, minsan wala. Bagong-bagong amplifier. Ground 50k para meron tayo dito. Ayan, bago. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano i-tester yan. 50k din to. And solder natin yung ground. Ayan, testing. Okay lang insulator para hindi dumikit. Ayan, oh. Power on. Yun. Volume. Ayun, wala pa rin. So, signal injection tayo. Yan ang sinasabi. Ito. Thank you.
Ito, nag-i-stackwa ko na yung trouble. Yung resistor niya. Ayan. Tanggal. Kaya pala nawawala yung sound. Nakasolda siya pero hindi dumikit. Ano to, Mac? Pakita ko. Ng konti. Ayan. So guys, oh, kala mo dikit na dikit yung pakainang, oh. Ayan, oh. Oh. Hmm. Tanggal. Hmm? Ayan. Kala ko IC. Nagpalit tayo ng master volume. Ganun pa rin. Pala yung salarin. Napakasimpleng trouble. Maliban doon sa transistor, sa differential. Kasi kanina ngungo. Ito. Jamtek. So, patutunogin ko, ah. At dinidikit ko. Kung talagang problema. Ganyan natin ang insulator. Para hindi dumikit yung saksak natin at clear. Pero dito meron yan. So, kung titingnan nyo, ididikit ko, ah, yung tanggal na resistor. Ayan. Bigyan natin ng volume na konti. Kaya pala. Dikit natin. Grabe. So, solda na natin to para masarado na. Nakainang naman siya, oh. Pero ang problema, hindi masyadong dikit. Siguro sa pag-deliver, ha. Ito, may
hinihina ko lang yung mga solda. Yun. Ayan. So ibabalik na natin yung knob. Yan. Balik na sa dati. Saksak natin. Lagyan natin ng volume. Balance natin. Ayan. Kabila meron ah. And kabila meron pa din. Okay. Sige.
So tapos na. Yun lang pala yung problema. Maliban dito kanina kasi yung pinaka-differential niya, ngungo yung tunog. Yung isang transistor may leak. So matapos natin mabuo yung main amplifier, may problema dito sa tone control. Minsan meron, minsan wala. So dito nga pala, loose contact yung pakainang. Ito lang. So dinobol check natin yung IC, okay naman. So dito nawawala talaga yung tunog. So ngayon okay na. Pwede na natong takpan. Okay. Ayan. Okay, isa muli po, tapos na po yung ating na-troubleshoot na concert 5028-USB. So, ulitin ko, pag nag-hack kayo ng trouble, lagyan nyo ng input dito sa, kahit dito sa DVD, pwede yan. And para malaman nyo kung stereo, lalagyan nyo ng stereo speaker, dalawa. Ito, parehas may laman. And mag-i-engine kayo ng signal sa pamamagitan ng RCA. Yeah. Yeah, injikan mo na lang signal para malaman mo kung stereo na. Ayan o. Kanina isa lang yung may audio, yung isa lang. Ito lang. Ngayon pareho na. Kung makikita nyo or maririnig nyo, buo yung kabila kasi bass yun, bass at saka midrange itong isa, bass, midrange. So okay na to. Okay, so maraming maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng aking YouTube channel, ang Jamtech, at yung mga willing pa po mag-subscribe. Nako, subscribe na po kayo. Marami po kayong matututunan, especially po doon sa mahihilig sa electronics. Yan. So, siyempre, huwag kalimutang i-share and i-like. Siyempre, i-hit ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga uploads. And shout out nga pala sa may-ari nito, ang aking kumari at kumpare. Yan, kay Maring Jocelyn Madroño ng Santa Fe. Okay. Maraming salamat po. God bless.